So, kaya siya nagka-error, no? Kasi dahil dito, kasi ito ay in. Ayan, no? Tapos pero nilagay, ginawa natin siyang string, no? So, kaya tayo nagka-error. So, gawin natin, balik na natin. Taka, ha? Ito, pagayaman natin ito. Up. Ngayon, ito ang tatanggalin natin yung pin. Kasi dapat pala yan ay blanco. So, try natin siya ulit i-run. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, delete. 2, 3, 4, 5. Up. 1, 2. 0 na. So, 0. So, yung pin count na yung binibilang, no? Wala na yung sa pin. Pin count na lang. Wala na itong pin. Sabi yung blank na yung pin natin. So, ngayon, gagawin naman natin, i-hide natin itong done. No? So, syempre, tatahayos natin. Pero ganun din, gagawin natin. Yan. So, yan. Up. Try natin ulit. Taha. Yan. So, try. 1, 2, 3, ay, hindi pala yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag nag-delete, yun, nawawala na. Ngayon, ang hindi nakalimutan natin gawin, ito, hindi natin natatanggal, no? So, dapat yan is mawala. So, gagawin lang natin, syempre, dadagdag lang natin yung ito to. Kung ano yung label, no? So, syempre, yung sisimula tayo sa label 6. Dapat yan. Ayan. Para mabura yun. Tapos sunod, syempre, yung sa label 5. Tapos, label 4. Syempre, yung label 3, label 2, at yung label 1. So, edit ko lang muna ito. 1, 2, 3. Ayan. So, try natin, recompile natin. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pag dinilit natin, yun. Oh, pag dinilit tayo, 6, 6 din doon, 8, 7, delete. Yun. So, mayroon na tayo doon, no? Gumagana na siya. Ngayon, ayusin lang natin yung GUI natin. Balik tayo dito. Tanggalin natin yung mga text na nilagay natin. Na 0 ito. Ayan. So ngayon, mangyayari, pag nirun natin ulit yan, wala na siya yung 0, no? Ayan, blanco na siya. So 1, 2, 3, 5, 4, 2. Okay. So tama ba yan? Ayan, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 2. So tama, lahat. Nung nakukuha na natin ngayon yung pin, na di-delete na natin, okay? So ngayon, pwede natin gawin, palitan natin yung pin count, no? Ito. Huwag natin kunin yung tawag nito. Huwag natin i-display yung number. Okay? So ang gagawin natin dito, gawin natin Alt 7. Yan, ganyan. So gawin natin lahat yan doon sa mga number. Hindi natin i-display syempre yung number. Kailangan naka-secret siya. Ayan. So ngayon, pag nag-type tayo, ayan, bilog na lang siya. So, naka-secret na siya, no? Hindi na makikita ngayon yung number na tinatype. Ang importante, nakukuha natin yung tama itong pin na to, itong number na to. So, nagdag na lang tayo ng isa dito sa done. Nagdag lang tayo dito ng message box. Ayan. Siyempre, lagay natin ito, smart string to, ah. So, your code is, siyempre, lagyan natin yung pin. Tapos, okay, kulang tayo ng title. So, yan, title. So, lagyan natin info. Okay. So, pag naglagay tayo, 4, 2, 5, 3, 1, 6. So, nakamigilis sa ating is 4, 2, 5, 3, 1, 6. And then, pag-click natin itong done, yun, your code is 4, 2, 5, 3, 1, 6. Yun lang. So, meron na tayo verification code or mpin. Depende, pwede nyo gawin nga kung anong gusto ninyo, pag-uwi nyo yung design.
ang pinaka-importante na dyan ay ito. So yung code na ginawa natin dito, yung add number and yung remove number, no? So ayan lang siya. Ganyan lang siya kasimple, basic lang to. So ayan. Ito na matatapos ang ating tutorial. So hanggang sa susunod ulit nating tutorial. Maraming salamat. Paalam.